naguwaging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong halalang 1961, si Diosdado B. Macapagal. Isang anak mahirap na tulad ni Pangulong Magsaysay, kaya tinaguri ang Poor Boy from Lubao. Tulad ni Pangulong Garcia, isa rin siyang mahusay na makata sa Pampanga. Ngunit isa rin siyang abogado at matagal naglingkod sa pamahalaan. Isinilang si Macapagal sa San Nicolas, Lubao, Pampanga noong September 28, 1910 sa magsasakang si Urbano Macapagal at Romana Pangan. Nagtapos siya ng Associate in Arts sa Universidad ng Pilipinas at nag-abuga siya sa Universidad ng Santo Tomas. Unang asawa niya si Purita de la Rosa at dalawa ang naging anak nila, sina Maria Cielo at Arturo. Muli siyang nagpakasal kay Evangelina Macaraeg ng Pangasinan at naging anak sina Diosdado Jr. at Maria Gloria na napang-asawa ni Atty. Jose Miguel Arroyo y Tuason at naging pangulo din ng Pilipinas. Top-notcher siya sa bar noong 1936. Nagtrabaho siyang abogado hanggang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1949, nagwagi siyang representante ng Pampanga sa tiket ng Partido Liberal. Muli siyang nagwagi noong 1953. Kahit Partido Nasyonalista ni Pangulong Magsaysay ang mayorya. Tumakbo siyang senador noong 1955, ngunit natalo. Walang nanalong liberal na senador sa naturang halalan, ngunit nakuha niya ang pinakamaraming boto sa tiket ng liberal. Sa halalang 1957, ikinandidato siyang pangalawang pangulo ng liberal at katikit ni Jose Yulo. Natalo si Yulo kay Garcia, ngunit nanalo si Macapagal kay Jose Laurel Jr. ng Nasyonalista. Pinaghandaan niya ang eleksyong 1961 at nagwagi siya kay Pangulong Garcia. Kabilang sa mga ginawa ni Macapagal sa loob ng kanyang administrasyon, ang pagsasagawa ng mga batas upang maisaayos ang sektor ng agrikultura ng bansa. Na narito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform o Republic Act No. 3844 na nagbukas ng oportunidad na magkaroon ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka sa bansa. Sa naturang batas, nabigyan din ng karapatang bumuo nang samahan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, bukod pa sa kasiguruhang makatatanggap sila ng sahod na naaayon sa minimum wage law. Upang pasiglahin pa ang ekonomiya, ibinukas ng kanyang administrasyon ang merkado sa mga pribadong mangangalakal. Bilang kontribusyon ng gobyerno sa pag-aalay sa mga ito,
naging aktibo ang pamahalaan sa pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, mga puerto, at paliparan. Ilan pa sa makasaysayang kontribusyon ni Pangulong Macapagal ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank at ang paglilipat ng paggunita ng ating Araw ng Kasarinlan mula ika-4 ng Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. Sa termino ni Macapagal, pinalakas ang aksyon ng bansa sa International Tribunal, kaugnay sa karapatan na muling mapasa kamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala na ngayon bilang Sabah. Huling gawain niya ang 1971 Konbensyong Konstitusyonal. Pinalitan niya si Pangulong Garcia bilang pangulo ng kumbensyon hanggang 1972. Ang nalalabing lakas ni dating Pangulong Macapagal ay ginugol niya sa pagbabasa at pagsusulat. Isa na rito ang Democracy of the Philippines na isang pagtutol sa diktadura. Binawian siya ng buhay noong April 21, 1997 dahil sa komplikasyon sa sakit na pneumonia. Justado Macapagal ang 9th na Pangulo ng Pilipinas.